Hello, hello, hello viewers. Ako po si Donna at nag-share po ako or gumagawa ako ng mga video all about plants. Today's video, i-share ko sa inyo yung 10 wag na wag mong gagawin sa mga new propagation mo para mag-trend sila. May naglalatulat ng photo. Number 1 ay wag na wag kang pipili ng propagation na sobrang mura pa or yung talagang baby pa yung dahon niya. Kasi pag ito lang na baby dahon ang kukunin mo tapos walang kasamang matured na dahon, ay hindi yun magta-thrive. Magwi-wilt lang yun, matagal magkaroon ng mga bagong ugat yun. Kung magta-thrive yun, matagal siyang magkaroon ng mga bagong ugat. Kaya, ang pipiliin mo, yung matured na leaves, pipiga-pigain mo, tingnan mo kung pang ilang leaves ba siya. Kung pipili ka ng top cut, mas maigi ang gawin mo, magsama ka ng maraming matured leaves or kahit na 2 or 3 matured leaves. Kasama yung mga bagong dahon na yun. Kasi pag yung mga bagong dahon lang or yung isang bagong dahon lang, yung nasa top lang niya, ang kukunin mo tapos walang kasamang matured leaves, panigurado, 50-50 ang mangyayari sa propagation mo. Di mo sure kung magta-thrive siya or di mo rin sure kung hindi siya magta-thrive or matsutsugi pa yung propagation mo. So make sure na merong kasamang matured na dahon yung propagation mo or yung puputulin mo pagka-top cut. Kasi danas ko na talaga yon. Yung mga malalambot pang dahon tapos mag-isa mo lang siyang itutusok, mag-isa mo lang siyang ipopropagate, di talaga siya nagtatry, na tutunaw lang siya na hindi siya nagkakaroon ng mga ugat or natatagalan siya talaga magkaroon ng mga bagong ugat. Nagpapamature muna siya or nagpapatigas muna yung mga dahon niya bago siya nagkakaroon ng mga bagong ugat. So make sure na may kasama siyang na matured na dahon. Number 2 na wag na wag mong gagawin or wag na wag mong pipiliin pag magpropagate ka ay yung mga hindi pa mature na stem. Ang piliin mo yung talagang matigas na, piga-pigain mo yung mga stem. Yan. Bago mo yan ipropagate, piga-pigain mo kung malambot ba. Pag malambot, ibig sabihin nagrarap na yung stem na yon, wag yun yung pipiliin mo. Pipiliin mo yung matigas, check mo yung aerial roots kung talagang matured na siya or talagang healthy siya. Kasi may mga aerial roots katulad ng mga melanochrysum na di mo makikitaan ng or nagtutuyuan yung mga ganito. Meron din kasi mga ganong mga philodendron na natutuyo yung mga aerial roots. So pipiliin mo yung healthy na aerial roots na bilog talaga siya or yung talagang makikitaan mo siya na healthy or piliin mo yung healthy aerial roots kasi yun yung magpapadami ng mga ugat sa propagation mo. At piliin mo rin yung healthy stem kahit mapa Syndapsus pa yan, mapa Philodendron pa yan, mapa Calathea pa yan. Piliin mo yung healthy stem kasi yun yung magta-thrive, magpapa dami ng ugat sa halaman mo. Kung hindi kasi healthy yung mga stem na pipiliin mo, hindi rin yun magta-thrive, matutunaw lang din yung halaman na yun. Number 3 na wag na wag mong gagawin sa bago mong propagation ay i-introduce na muna siya sa direct sunlight. Wag na wag mo muna siyang ilalagay sa makakatama or matatamaan siya ng direct sunlight kahit morning sunlight pa yan, kahit na afternoon sunlight pa yan, kahit hindi masyadong ma-hapde na sunlight yan, ay wag na wag muna kasi makakapagpasunog pa yon agad-agad ng mga dahon yan. Kahit anong dahon yan, kahit Syndapsus, Truby Eye, kahit ano, pag tinamaan niya ng direct sunlight, sunog agad yung mga dahon mo or yung propagation mo. Wag na wag muna siyang patatamaan ng direct sunlight, doon muna siya sa hindi tatamaan ng direct sunlight or shaded na light muna kahit papaano para hindi siya masunog. Makakapag-save ka ng propagation, makakapag-thrive ka ng propagation, basta 2 to 3 days up to 1 week na wag muna siyang ilalagay sa tatamaan ng direct sunlight. Pero no naman yung ilalagay mo siya talaga ng isang buwan doon sa hindi tatamaan ng direct sunlight. Hindi rin magta-thrive yung propagation na yun pagka dapat after 2 to 3 weeks na nalagay mo siya sa hindi tatamaan ng sunlight, kahit 1 week nga lang pagka medyo nakitaan mo na siya ng tayong-tayo na yung mga dahon niya, yung stem niya ay firm na yung pagkatayo. Big sabihin, ready na siyang tamaan ng morning sunlight. I-introduce mo na siya sa sunlight. Kasi kung di mo naman siya i-introduce doon, kahit 2 months na siya doon sa propagation niya na, or yung pinaglalagyan mo hindi tatamaan ng direct sunlight, ay magtutunaw pa rin yung mga propagation mo. So, unti-unti mo na siyang i-introduce, kaunti, gradually lang, sa tatamaan siya ng morning sunlight or afternoon sunlight na hindi masyadong tanghaling tapat na masakit na talaga sa balat. So, yun muna, pansamantala ang ibibigay natin sa mga propagation natin. Number 4 na wag mong gagawin sa propagation mo ay wag na wag kang gagamit ng saggy soil or talagang purong lupa lang, lalo na sa mga maaarte mong halaman. Kasi meron naman talagang mga halaman na nagtatribe naman kahit yung mga loom soil lang or garden soil lang. Pero yung garden soil kasi, ang maganda sa garden soil ay meron pa rin siya mga kasamang buha-buhangin. So maganda rin yun. Pero kung walang talagang, yung putik lang talaga ang gagamitin mo sa halaman mo, ay para ka talagang
umatay na rin ang halaman. Hindi sila magta-thrive doon kasi ang halaman natin nagko-consist or nangangailangan siya ng oxygen, water, tsaka yung lights na ibibigay natin sa kanila. So pagka kunyari wala tayong naibigay doon sa tatlong yon or kulang na kulang yung para sa ano niya, sa pagpo-photosynthesis niya, hindi siya magta-thrive or babagal siyang magkaroon ng mga bagong ugat tsaka bagong dahon. So kailangan yung tatlong yon ay present doon sa ibibigay mo sa halaman mo para magkaroon siya ng mga bagong ugat. Kasi yung mga propagation natin, kakailangan niya ng aeration para sa soil mix niya. Kailangan nakakahinga pa rin sila dito na hindi talaga totally sila na firm or na napipiga yung mga stem nila, na may makukuhanan silang hangin or oxygen dito sa potting mix na gagamitin natin sa kanila, lalo-lalo na sa propagation. Kailangan mag-add ka sa kanila ng pumice. Kung wala kang pumice, mag-add ka sa kanila ng mga buha-buhangin, uling, or kung wala man uling ay leka, kung meron kayong mga leka. Basta makapag-add ka lang sa kanila ng chunky na alam mong makakahinga yung roots na yon para hindi siya talaga totally pigang-piga yung mga stem niya, kasi yung stem niya yung pinaka magre-release or maglalabas ng mga bagong ugat. Number 5 na wag mong gagawin sa halaman mong propagation ay yung ilalagay mo siya sa pwestong walang air circulation. Kailangan yung mga propagation natin ay merong air circulation doon sa pagpupwestuhan. Kasi pag hindi natutuyo yung potting mix niya kasi wala ngang air circulation na umikot-ikot doon, kasi oxygen din nila yon, ay hindi rin sila magta-try. Magtutunaw lang yung mga stem na yon kasi laging laging basa yung potting mix na nandun sa kanya. Hindi natutuyo gawa ng walang air circulation. Tapos, bababa yung humidity doon sa pwesto na yon, kaya hindi nila kakayanin na mag-try doon. Kaya mas maganda pagka meron kang propagation, doon mo sa pwestong medyo airing spot para kahit wala ka mang maibigay sa kanyang mga humidifier, kasi yung humid environment niya ay nabibigay mo sa kanila. Kahit yung mahangin lang na pwesto ay okay na sa mga propagation niyo. Minsan kasi may mga halaman talagang maaarte sa humidity. Pero more on dito naman sa atin sa Pilipinas, hindi naman talaga totally nagsisidamihan yung mga maaarteng halaman, kasi mas maganda talaga sa halaman ay nakakakuha ng sunlight, nakakakuha ng nandito rin naman kasi humid talaga yung environment natin dito sa Pilipinas. Hindi katulad sa ibang bansa na may taglamig sila, may winter sila na totally nag-aano talaga yung mga halaman, na kakaroon ng mga snow dito sa ibabaw kaya nagsisipatayan. Hindi katulad dito sa atin na talagang gugustuhin talaga ng mga taga ibang bansa na tumira dito, kasi kung plant parent ka or mahilig ka sa halaman, mas gugustuhin mong tumira dito sa Pilipinas. Kasi halos gustong-gusto talaga ng halaman yung environment natin. Pero syempre, didepende yun sa mga halaman. Kasi meron mga halaman na galing sa ibang bansa na dadalhin lang dito, kaya nagsesilan yung halaman na yun. Kasi naghahanap pa siya ng environment na nagustuhan niya doon sa pinanggalingan niya. Sakaling wala kayong paglalagyan ng mga ma-airing spot, lagay mo siya sa pwestong tatamaan ng electric fan, paikot-ikot yung electric fan. Huwag itututok yung electric fan, kasi yung electric fan ay nakakabigay din ng stress sa halaman pag nakatutok sa kanya yung totally electric fan. Kasi hindi rin ganun sa forest. Sa forest kasi talagang pahangin-hangin lang kaunti, hindi naman talaga totally bubugahan na sila ng electric fan or ng hangin ng forest. Kasi pagka wala namang bagyo ay talagang nagsisigandahan naman yung mga halaman doon, kasi saktong-sakto lang yung hangin na nakukuha nila. Mapapansin nyo kung nagpo-propagate kayo ng mga halaman na nakalagay sa water jar, ay yung medyo pagka tumagal na doon yung mga halaman mo doon sa water jar, ay nagtataasan na or lumalabas na yung mga aerial roots doon sa sa paso or yung sa base niya. Kasi naghahanap na sila ng oxygen para mag-thrive sila ng gusto doon sa water propagation mo or doon sa pinaglalagyan niyang tubig. Kasi ganun ng halaman, pagka nararamdaman nila na kinukulang na sila ng tubig, yung roots nila, yung aerial roots nila, yung nagpo-provide sa kanila ng oxygen para mag-thrive sila. Number 6 na wag mong gagawin sa bagong propagation mo ay mag-spray ng pesticide or ng insecticide. Wag na wag kayo mag-spray ng insecticide or pesticide. Kahit na weak yung mga halaman na yon, na lapitin sila ng mga fungus or ng kung ano-anong mga bakterya, ay wag na wag mo silang lalagyan o i-sprayhan ng mga insecticide. Kasi hindi yun makakatulong sa mga stem propagation, sa leaf propagation. Magtutunaw lang lalo yung mga stem propagation tsaka leaf propagation pag in-sprayhan mo sila ng may mga acid galing doon sa pesticide tsaka insecticide. So, okay din naman sa kanila pagka pinatuyo mo sila ng mga, yung mga stem nila ay pinatuyo mo gamit yung mga mga Sevin, mga Daitane. Pero yung naitanim mo na sila ng ilang araw na, tapos ispray mo sila ng insecticide or yung pesticide,
ay magtutunaw pa rin sila. Danas ko yun sa mga propagation kong hoya. Huwag kayo mag-spray ng kung ano-ano na makakasira sa mga propagation nyo. Kailangan pure na water lang ang ibibigay mo sa kanila. Number 7 na wag mong gagawin sa bagong propagation mo ay maglalagay ka na kaagad ng fertilizer. Ayun, wag na wag tayo munang maglalagay ng fertilizer kasi hindi pa yun makakatulong pansamantala habang hindi pa sila nagkakaroon ng roots, nagkakaroon ng mga new leaves. Pagka nagkaroon sila ng mga bagong dahon tsaka bagong ugat, makikita mo naman na established na sila or mayroon na silang bagong ugat. Pagka may dahon na lumalabas, doon natin sila i-fertilize. Antayin muna natin magka bagong dahon siya, mag-provide siya ng bagong dahon bago siya lalagyan ng fertilizer. Kasi yung fertilizer ay hindi pagkain ng halaman. Ano siya? Vitamins ng halaman. Pang-boost lang siya ng mga bagong dahon para mas lumabas, mas lumaki yung mga bagong dahon na lalabas. So kung i-fertilize mo siya, may tendency pa yung propagation mo ay magtunaw kasi na-over-fertilize siya. Yung fertilizer kasi may consist na acid yun, papasok yun doon sa cuttings ng propagation natin. Eh wala pa naman siyang roots, so papasukin pa yun ng acid, matatakpan yung pinaka-stem niya. So doon siya magkakaroon ng rot. Pag kinain na ng rot or nagtunaw na yung stem propagation natin or yung leaf propagation natin, yung pinagputulan natin, ay matutunaw na yung buong dahon. Maninilaw na yung buong dahon, hindi magta-thrive yung propagation. Huwag muna natin silang lalagyan ng fertilizer pansamantala. Magbigay tayo pagka may bagong shoots na or nakita mo na rooted na talaga siya. Ilagay lang tayo sa mga soil mix niya ng fertilizer pagka magre-repot na tayo sa kanila. Pag alam mong meron na siyang mga bagong ugat, pero pag stem lang siya, leaf lang siya na pinropagate mo, no-no muna ang fertilizer sa kanya. Wait lang, bago ko ituloy yung tips ko sa inyo, pakiclick muna yung like kung nakagustuhan niyo yung aking video or nakatulong ako sa mga bagong nag-aalagan or naggustong mapalago yung mga halaman. At pakiclick na rin po yung subscribe button kung hindi pa kayo nakasubscribe, pati na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa. Number 8 na wag mong gagawin sa mga bagong propagation mo ay hahayaan mo silang mag-dry. Yung potting mix niya ay mag-dry na. Pag naubusan siya ng moisture dito sa potting mix niya, doon na siya mag-dry. Matutuyo itong dahon niya, pati yung mga stem niya pag naubusan siya ng moisture dito. Kasi yung moisture yung makakapagbigay sa kanya ng maintenance niya para magkaroon siya ng tubig sa katawan niya para mag-thrive siya. So kung maubusan mo pa siya ng tubig dito or moist dito sa potting mix niya, wala na siyang mahihigop, magda-dry na talaga yung halaman natin. Lalo na pag 1 week mo na siyang hindi na i-sprayhan. Pagka 2 weeks na or mga 1 week na hindi na sila nakakahigop ng moist dito sa potting mix, make sure na ang propagation mo ay nakapwesto doon sa makikita mo palagi. Kasi pagka yung propagation mo ay medyo pinasok mo na sa ilalim, sa kulob na pwesto, tapos di mo pa nakikita. Pag inisprehan mo yung mga halaman mo na malalaki, tapos nandun siya sa ilalim, hindi siya tinamaan ng tubig, or natakpan siya ng malalaking dahon, ay naubusan siya ng tubig dito, nakalimutan mo na siya, or na-neglect mo na siya, doon na siya, unti-unting, hindi talaga, or magdi-deteriorate na, hindi talaga siya magta-thrive. Ang propagation natin dapat, medyo binibaby-baby pa natin kahit papano. Pagka bagong cuttings pa lang siya, doon muna natin sila sa ilalagay sa makikita mo palagi na machi-check mo kung okay pa ba yung potting mix niya, kung medyo natutuyan ba siya or hindi, para makikita mo. Kasi pag hindi rin natutuyuan ang potting mix yung mga ano natin, mga propagation natin, magkakaroon niya ng mga fungus dyan sa potting mix niya, kakainin niya ng mga fungus yung mga stem na yan. So kailangan machi-check natin parati yung mga propagation natin. Mas maigi sa kanila ang bottom watering yung mga propagation natin, or spray dito sa ibabaw. Kahit hindi mo siya talaga totally diligan ng buong-buo or punong-puno yung potting mix, at least yung ibabaw niya ay magkaroon ng moist, kasi doon sila kukuha ng lakas para magkaroon sila, makapag-provide siya ng mga bagong dahon at bagong ugat. Number 9 na wag mong gagawin sa mga propagation mo ay i-re-relocate ng i-re-relocate siya. Na kung saan-saan siya nilalagay, lipat dito, lipat dyan, kung saan-saan mo siya nililipat. Hindi rin sila magta-thrive katulad sa mga tropical plants. Danas ko yan sa mga shiflera, sa mga triangularis. Pagka palagi mo siyang nililipat na nililipat, roses, ganun din yung rose. Ayaw niya nang palaging ginagalaw-galaw yung propagation niya kasi nabubulok lang yung stem niya. Sayang ng stem niya pag nabulok lang, lalo na pagka may roots na, tapos lilipat mo na naman, mabubulok lang yun pag lipat ng lipat, tumba dito, tumba kung saan-saan. Kasi ayaw nila nang laging na shake sila.
meron talagang mga halaman ganon. Pero mga philodendron, wala naman akong naranasan sa kanya na maarte pagka hinahawakan, galaw dito, galaw doon. Sa mga tropical plants ko lang talaga sila naranasan. So, kahit philodendron pa yan, mapahoya pa yan, mapakalateya pa yan, wag na wag natin silang ilipat ng ilipat. Dapat, yung saktong-sakto, kung doon mo siya nilagay, wag mo na siyang ilipat kung saan-saan. Pag alam mong, ano na siya, may roots na siya, tsaka mo lang siya ilipat ng pagpupwestan or may bagong shoots na lumalabas. Tsaka mo lang siya introduce sa sunlight or ilipat ng pagpupwestuhan. Kasi kung wala pa siyang roots, stem pa lang siya, huwag mo siya ilalagay doon sa tatamaan siya lagi na madadaanan siya ng tao, masasagi-sagi, or malilipat mo siya, magagalaw-galaw yung mga stem niya kasi hindi rin yun magta-thrive. Kailangan isang beses mo lang siya ilagay doon or kahit dalawang beses mo siya ilipat, huwag naman yung palagi ang paglilipat kasi magtutunaw din yon or magda-dry yung mga stem propagation mo kahit leaf propagation. Number 10 na huwag mong gagawin sa bagong propagation mo ay huwag kang pipili ng mga pure algo or pure aurea. Kasi syempre, pagka meron tayong mga halamang mga variegated, hindi sila magta-thrive pagka pure na pure talaga or buong-buong kulay yellow yung stem niya, pati yung dahon niya, hindi yan magta-thrive. Kailangan pipili ka ng may kasamang green pigments or chlorophyll. Kasi yung chlorophyll pa rin or yung green pigments pa rin yung magbibigay sa kanila ng mga bagong ugat, mga bagong dahon. So kung pure albo lang to or pure aurea kung, or pure mint lang talaga yung dahon na yon, danas ko yan na hindi siya magta-thrive. Masasayang lang yung propagation mo. Ma-stress ka lang or ma-hurt ka lang pagka ganon. Kailangan yung propagation mo ay sasamahan mo or yung albo mong propagation ay sasamahan mo ng may green pigments. Kung pure itong albo na to, yung sumunod sa kanyang dahon dapat ang isasama mo. Or isasama mo siya kasi yun yung magpapatribe dito sa magme-maintain sa pangangailangan nitong albo na to para hindi siya magtunaw. Pero syempre, pag ang halaman natin ay pure algo or yung pure talagang variegated yung mga dahon ng halaman natin ay hindi rin siya magta-thrive, magtutunaw din siya or pagsawaan mo na siyang titigan kasi magba-brown din yung mga dahon na yon. So, picturean na muna ng picturean, pagsawaan mo na siyang picturean kasi sa mga susunod na araw hindi natin alam, matutunaw na siya. So, pag propagation, kailangan may kasama siyang green na dahon or chlorophyll kasi yun yung magbibigay sa kanya ng mga bagong ugat at mga bagong dahon. Nakakatuwa din kasi pagka meron tayong variegated plants sa garden natin or sa mga collection natin kasi iba pa rin yung gandang inihahatid ng variegated plants. Pero syempre sa propagation, huwag tayong pipili ng pure albo, ng pure aurea kasi hindi siya magta-thrive, magtutunaw lang siya, masasaktan ka lang or ma-stress ka lang pagka nagtunaw na siya. Nabanggit ko yon sa 10 tips para makapag-provide tayo ng 100% na propagation rate. Pagka gusto mong malaman all about sa pagpupropagate or para 100% na successful yung pagpupropagate mo, click mo yung video na yan.